So who's our next target? His name is Beaver Fernandez. He does nothing much. Normal person. Weird name. Normal person, but that'll do. Should I start tracking him, sir? Activate tracking protocol. Right away, sir. Commencing the Eye of Horus satellite. Target located, sir. Dude, do we have intel about him? Pulling out intel. Do we have visuals on him? Pulling out live feed. He's sleeping. Well, that's unexpected. Hi. Ako si Beaver Fernandez. 19 years old. Sleep every day. Every day, okay. Isa akong gamer, amateur photographer, freelance filmmaker, at freelance colorist na din. Simple lang ako. Yun lang yun. Marami akong gustong makamit. Marami akong inumpisan at ipagpatuloy hanggang sa huli. Ngunit, unexpectedly, 2020 came along and messed up with my plans. Hindi lang ako. Maraming tao din ang siniraan ng 2020. Nang dahil sa pandemic, no choice ako kundi magstay sa comfort zone ko. Kakain. Ang init. Parang ako. Char. O kaya manood ng movie. Hindi na papupunan yun. Meron na nga ako. Yoko. Kuha ka dun. Sige na. Kuha ka dun. Kuha na mo ako dun. Kuha ka dun. Kipa ka. Kain dun. Bahala dun. Oo. Maglaro ng League of Legends. O kaya maglaro ng COD Mobile. Pew pew. Pero minsan nakakasawa na din. Matutulog, kakain, maglalaro, manonood, tulog uli, repeat every day. And I am tired of doing this again and again and again. Hey, what's up guys? Beaver Fernandez is back in yet another video for today. Actually, first video ngayon eh. First video 2020, tapos may pandemic pa. Actually, first video in the past 2 years. My last vlog was Korea. So, Korea. Yun yung last vlog ko. And then, sa loob ng 2 taon, daming gagawin. May shoots, tapos school works. Hindi ko maharap lahat. Hindi ko kayang pagsabay-sabayin eh. Pero I didn't quit vlogging naman. Pinagpatuloy ko muna yung sa pag-video. More on photography and videography. And then, 2 years ago, I fell in love with color grading kasi gusto ko talagang pag-aralan. Matututong tuto. So, dahil nandito tayo ngayon sa new house, I'll give you a quick room tour muna sa baba. Then, balik-ulit na naman tayo. So, ang topic natin ngayon, well, simple lang. Dito lang tayo, nakaupo. Tapos, kakausapin natin ang isa't isa. I will interact with my audience. So about dun sa film na ginawa ko, entitled again, may nagtanong sa akin bakit again. Well, about yun sa pandemic ngayong 2020. Well, since the lockdown, I've been doing things all over again, you know, sleep, eat, play games, watch movies, kain na naman, tulog na naman, tapos ganun ulit sa susunod na araw.
sa susunod na week, sa susunod na months, nakakasawa na rin. So I tried to step out of my comfort zone. Ang hirap nga lang mag-step out for the past March. So March, April, May, June, July. For the past 4 months, hindi pa rin ako tumaba. Tignan niya. Ito pa rin. Never gain weight. Kain lang. So, about dun sa film na ginawa ko, kung mapapansin nyo bakit different locations, well, minsan nandito ako sa new house namin, and minsan nandun ako sa old house namin. Pero mas prefer ko sa old house, mas tahimik. Dito kasi sa new house, problema eh. Problema dito, maingay. Yung alam mo yung kung may dadaan na sasakyan o kaya truck, mag-rumble talaga, parang lilindol, bu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 b yung gusto akong sabihin. Kasi may kababalaghan nung like a week after the lockdown was announced. Like that was March 20. Nagising ako ng mga ganun eh. Tapos nagbike ako. Bala ko pumunta ng McDo mga aldan. Pero sarado pa. Gusto kong lumipot kasi kukunti lang talaga yung tao. Tapos halos walang sasakyan. So lumipot ako. Pumunta ako sa Santo Tomas Aquinas Church. Pumunta ako sa San Jacinto Church. Grabe, may mga sundalo na dun eh. Mas lalo na, nagbabike ako tapos nakamask ako. Hindi ako makahinga. Nung nasa church ako noon, ayun, bukas yung church. Pero syempre walang tao, walang misa. And then para sa akin, hindi pa sapat yung dalawang simbahan eh. Gusto kong pumunta ng Manawag. Grabe, what a journey. Pagod na ako, pawis na pawis ako noon. Tapos may isang tricycle. Magkikisabit ako habang nakabike ako. Tapos diretsyon ako ng Manawag. Nung pagdating ko sa Manawag, may mga sundalo na doon eh. Daming tricycles, mga sundalo, konti lang yung mga sasakyan na dumadaan. And then nung sarado yung gate sa harapan, doon ako dumaan sa likod. Tapos nakita ko si Kuya Taho. Ayun, nagtaho muna ako. Nung pagkapasok ko doon sa simbahan doon sa may parking lot, wala ka talagang makikita. Kundi empty talaga. Ang nandun lang is guards, tapos staff cleaners. Actually, for the first time in 17 years, yun yung first time kong makita yung Manawag na wala talagang katao-tao. Yung pagkapasok ko dun sa simbahan, empty talaga. Tapos biglang tumawag yung mama ko sa akin. Tinanong akong nasan ako. Sabi ko, may nasa Manawag ako. Narinig ng papa ko nasa Manawag ako, sumigaw-sigaw na siya. And then lumabas ako nun. Nag-bike-bike ako saglit sa doon sa center. And then, umuwi na ako. Bumaba ako downhill. Tapos umuwi na kara daw. Nakakapagod. Kasi back and forth, that is a total of 30 kilometers ang tinakbo ko. And 3 hours lang na travel ko. From Mangaldan to Manawag, that took me 1 hour and 30 minutes. So afternoon, every day, daily routine na naman na gising, kain, laro, nood, tapos laro, tapos tulog, susunod na araw, ganun ulit. Every day, every single day, for the past 4 months, well, for the past 3 months talaga. And then there's this guy on YouTube, he is a professional colorist. Nung nabasa ko yung kanyang quote, and he said, work hard, get obsessed, and get possessed. That guy, his quote, he just pulled me out of my comfort zone. And I just wanted to be productive, not just that day, but every day. So ngayon, a few moments later. Sa itsa matatong sarami. Magigigigit na plug. And that's it for today. I hope you guys like my video. And if you do, give it a thumbs up. Subscribe to my YouTube channel down below. And I will see you on the next video. Peace.